Epoxy tayo. A and B. Oh, yun na. Ere, acrylic painter. Tingaluan natin acrylic painter. Para lumambot. Ilasin natin. Kailangan tingisa silang sundok. Pag sinantok dito, huwag nang gagamit sa kabila. Sabi mo lang, pag-iisa sila. Kailangan maging dami. Maging dami sila. Sabawan natin ng lacquer acrylic thinner. Una, nalo ko yung tubig, kinakalawang pa ako. Lacquer thinner ang nalo ko ngayon para hindi kinakalawang pa ako. Tubig, kinakalawang. Yung pagka-pink na kulay nito, naghahalo ng dalawang kulay, pwede na ipahid. Ito lang ginagamit ko dito sa mga kuta. Hindi na ako nagkakabit ng edging, yung biston, gaganon. Ito kasi pintura, nagkakrack dito yan. Sa pagitan. Nagkakrack. So, ginagamit ko, ito na lang. Para mas tuloy ba itong bilid na ito. Hindi magga, hindi bubuka yung plywood. Hindi bubuka yung plywood. Malinis ang lagay. Madaling magliha. Kung madaling ilagay, may pangliha. Malinis yung gilid. Para mawala yung mga sorbo-sorbo. Ano pa ito yan? Nagusta ko na para lang tumiba yung gilid natin. Pinintrahan yan mamasigahan din yan. Hindi man ito yung masigahan natin.
Ito lang yung magpapatibay sa plywood. Ano, lalo yung mga bitak-bitak sa gilid. Matipid to kasi sa pahoy na nilalagay. Kasi yung isang dito nito, marami nang nalalagay niya. Talagang 650 ang isang dito yan. Time-lapse natin para mapabilis tayo. Matagal yan eh. Ayan po, nilalagyan po natin yung mga gilid ng ating plyboard. So, kailangan po napupuno po yung mga gilid po na yan para po hindi po siya bumuka. So magiging solid na solid po yung mga gilid na po yan pagka po nalagyan po natin lahat. So patuloy lang po natin ang paglagay hanggang sa makayari tayo. O, matipid lang po itong epoxy ENB na to. O, yung aking pagtinipalabawan na yan, marami na pong malalagyan yan. So, kailangan lang po natin ng tiyaga para po malagyan po natin lahat. So, kailangan po malinis para po hindi po tayo mahirapang magliha at hindi po masayang ang ating materialis. Ayan po, unti-unti lang po kukuha natin hanggang po sa makatapos po tayo. So, kailangan po talaga matyaga lang, talo inip po sa gantong trabaho kasi po pagka po inapura po natin marami pong sabit-sabit sa gilid at tayo din po mahirapang maglihan ito. Kailangan po talaga matyaga para po malinis po ang ating trabaho. Halos lahat po ng gilid po na yan lalagyan po natin para po yan po yung magiging support ng ating plyboard para po hindi po siya bumuka. So ito po magiging matibay po yan. Yung mga duktungan po yan alas na nalagyan na rin. Kaya po ito ay magiging parang solid na kahoy na rin po yan. So yan po yung mga pako nilalagyan na rin natin. So inilalim ko po pala yung mga pako na yan para po malalim po ang magiging pasok ang ating epoxy ENB. So yan po, konti na lang po yung ating lalagyan. Ayan, yung mga gilid po na yan, ilalagyan din natin yan para maging solid siya. Yung mga pako, ilalagyan din natin para wala na siyang butas.
Kahit po hindi naman ganun punong-puno yan, importante po malagyan natin. So, pagka po pinintrahan yan, ayan po, masilan din naman po yan eh. Ayan po, pinto naman po yung ating inyalagyan ng epoxy candy. Ito po mga gilid po inyalagyan natin para po maging maganda po, matibay mga gilid ng ating mga pinto. Ito po, ayan, mga gilid po na yan. Inyalagyan po natin yan. Pagkatapos po natin yung epoxy na yan, mga gilid-gilid po na yan. So, liliyahin na po natin yan at ating ipa-primer ng epoxy primer. So, po na epoxy primer na po yan, patutuyuin lang po natin yan at lalagyan na po natin ng wall putty. Yan, babatakan din po ng wall putty lahat yan. Kaya po magiging makinis po yan. So, yan po. Epoxy ANB, pa-primer natin. Kasi po wall putty natin. Kahit ako po yan, liha. Tapos po, pagkatapos po mga wall putty at naliha, bubugaan po natin uli ng epoxy primer para po maipit po yung ating wall putty. So, ganyan po ang style ko sa pagpintura. So, yun pong wall putty po, napakadali lang po natin gamitin lang po niya. Kahit po baguhang magmasika, kaya-kaya. Basta po, lagi lang po malinis ang ating paleta. So, ang kailangan po natin dito ay tsaga po para po sa pagliliha. Yun po ang magiging nagpapaganda po sa ating trabaho. So, yun po. Salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.